Ikukwento ko sa inyo ang isang action drama film na pinamagatang Eden noong 2012. Nagsimula ang pelikula kay Jamie na dinukot at inilagay sa trunk ng isang sasakyan habang sumisigaw para humingi ng tulong. Ngunit tumayo lang ang kidnapper sa kanyang harapan at inutusan siyang huminahon dahil wala namang saysay ang kanyang ginagawa. Nang marinig ito, kumalma na siya at napansin ang isang tattoo sa kamay ng kidnapper. Pagkatapos nito, isinara na ng kidnapper ang trunk at pinaandar na ang sasakyan. Ano kaya ang mangyayari at bakit dinukot ng kidnapper si Jamie? Bumalik tayo noong July 1994 nang si Jamie ay nagtatrabaho pa kasama ang kanyang ina sa tindahan. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang kaibigan na si Abby na binigyan siya ng peking ID. Gagamitin ito ni Jamie para makapasok sa mga nightclub at napagkasunduan nilang lumabas mamayang gabi. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang ama na sinabing narinig niya ang kanilang usapan at sinabihan siyang huwag sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa peking ID dahil kapag nalaman niya ito, pipigilan siya nitong lumabas. Binigyan niya si Jamie ng singsing na gusto niyang ibigay sa kanya sa araw ng graduation at sinabihan siyang alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos, umalis na siya para ihatid ang mga paninda habang si Jamie naman ay bumalik na sa loob para magtrabaho kasama ang kanyang ina na mahigpit ang pakikitungo sa kanya. Nang sabihin ni Jamie na gusto niyang lumabas kasama ang kanyang kaibigan at baka madaling araw na siya umuwi, tumanggi ang kanyang ina at inutusan siyang bumalik ng alas 10 ng gabi. Kinagabihan, lumabas na siya kasama si Abby. Ito ang unang pagkakataong nakapasok si Jamie sa isang nightclub at napakasaya niya sa bagong karanasang ito. Doon, isang gwapong binata na naka-military uniform ang sinubukang kilalanin si Jamie, ngunit sinabi niya ditong napakabata pa niya. Tumugon lang ang lalaki na isa itong napaka-espesyal na gabi at pagkatapos ay iniwan si Jamie para tumawag sa telepono. Nang matapos ang tawag, bumalik siya upang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa dalaga. Nang alas 10 na ng gabi at gusto nang umuwi ni Jamie, hindi niya mahanap si Abby, kaya nagpresenta ang binata na ihahatid siya sa kanilang bahay. Habang nasa daan, inalok siya nito na magpalipas ng ilang oras sa sasakyan, ngunit tumanggi si Jamie at sinabing hindi na siya maaring maantala pa para hindi siya mapalo sa puwet ng kanyang ina. Pumayag ang lalaki na ihatid na siya pauwi, ngunit bago ito gawin, lumabas muna siya ng sasakyan para gumawa ng isa pang tawag. Habang ipinaparada ang sasakyan, lumitaw ang isa pang sasakyan sa likuran nila at lumapit naman dito ang kasama niyang lalaki. Napansin ni Jamie na maraming peking badge at ilang peking damit para sa ilang trabaho sa likuran na upuan ng sasakyan. Naramdaman niyang may mali kaya agad siyang bumaba at tumakbo, ngunit biglang may pumukpok sa kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, makikita natin si Marshall Bob na nagmamaneho habang kausap ang kanyang anak sa telepono. Habang nasa daan, napansin niyang nakatayo ang sheriff kasama ang isa pang lalaki at tila may tinitingnan sila. Nang lumapit siya para tingnan kung ano ang nangyayari, sinabi sa kanya ng sheriff na nahanap ni Phil ang isang patay na katawan sa kanyang sariling lupain at tinawagan siya. Nang makita ni Bob ang bangkay, tinanong niya si Phil kung may kasama pa siyang ibang tao sa bahay, ngunit tiniyak sa kanya ni Phil na mag-isa lang siyang namumuhay at walang ibang nakakaalam tungkol dito. Nang marinig ito, biglang binunot ni Bob ang kanyang baril at pinatay ang dalawa. Samantala, nagkamalay na si Jamie at natagpuan ang sarili sa isang truck kasama ang dalawa pang babae. Hindi nagtagal, biglang huminto ang truck at lumapit ang isang malaking lalaki kay Jamie. Muli siyang nawala ng malay at nang magising siya, nakita niyang nakatali na siya sa isang higaan. Napansin niyang nasa isa siyang silid na parang operating room. Doon, lumapit sa kanya ang isang babaeng mukhang nurse. Hindi niya binigyan ng pagkakataong magsalita si Jamie, tinurukan siya ng gamot at tinanggal ang kanyang braces. Pagkatapos, ginamot niya ang sugat sa kanyang ulo at ang mga lalaking naroon ay dinala siya sa banyo para linisin siya. Matapos magkamalay si Jamie, natuklasan niyang nasa isa siyang lugar kung saan naroon ang maraming mga batang babae na kaedad niya at nakasuot ng parehong damit. Ilang sandali pa, pumasok si Marshall Bob na may dalang isang box na puno ng mga pusa at inutusan silang kumuha ng isang pusang aalagaan. Inutusan niya ang isang batang babae na nagngangalang Svetlana na unang kumuha ng pusa at tila espesyal na babae si Svetlana. Binalaan niya ang mga bihag na huwag isiping tumakas dahil kamatayan ang magiging kapalaran ng sinumang sumubok tulad ng kanilang kaibigan na si Maria na pinatay niya noong sinubukan niyang tumakas. Natakot sila sa mga sinabi ni Bob
at ang bawat isa sa kanila ay kumuha ng pusa, maliban kay Jamie, na natutulog pa rin sa higaan. Pinuntahan siya ni Bob at sinabi sa kanyang alam niya ang lahat na tungkol kay Jamie at sa kanyang pamilya. Kinuha ni Vaughn ang kanyang singsing at inutusan siyang magpahinga ng isa o dalawang araw upang malampasan niya ang trauma, ngunit pagkatapos nito, kailangan niyang simulan ang kanyang bagong trabaho. Sinabi niya kay Jamie na ang kanyang bagong pangalan ay Eden at inutos sa kanyang huwag sabihin sa sinuman ang kanyang tunay na pangalan. Binalaan siya nito na kapag sinubukan niyang tumakas, sasaktan niya ang kanyang pamilya dahil alam niya ang lahat tungkol sa kanila. Pagkatapos nito, naghanda na siyang magtrabaho kasama ang ibang batang babae. Binigyan sila ni Vaughn ng mga damit na isusuot at naghanda na para sa trabaho. Kinuha niya si Jamie at isa pang babae na nagngangalang Q at dinala sila sa isang nightclub. Tinalian sila ng isang babae at pinahirapan habang kinukunan sila ni Vaughn. Pagkatapos nito, makikita natin ang dismayadong si Jamie at sinusubukan siyang pakalmahin ni Q. Kinabukasan, dinala ni Vaughn si Jamie sa isang kliyente, ngunit tumakas siya. Gayunpaman, nagawang mahuli ni Vaughn si Jamie at ibinalik siya sa loob. Nang sinubukan ni Jamie na humingi ng tulong sa mga tao, sinabi sa kanila ni Vaughn na isang kriminal ang dalaga at isa naman siyang pulis na ginagawa ang kanyang tungkulin. Nang may balik si Jamie, nagpa siya si Vaughn na pahirapan siya upang hindi na siya muling tumakas. Inilagay niya si Jamie sa isang batsa na puno ng yelo at iniwan siya ng magdamag. Ganito ang naging kapalaran ni Jamie sa isang buong taon at wala siyang ibang kaibigan maliban kay Kyo. Napansin niya ang kanyang singsing na nasa kamay ni Svetlana. Sinabi sa kanya ni Kyo na si Svetlana ang taong higit na sinusunod ng mga babae dahil higit na siyang 18 taong gulang at ibig sabihin nito ay nagtatrabaho na siya para sa kanila. Kalaunan sa araw na yun, sumama si Jamie kay Vaughn sa isang nightclub. Pagkatapos ng trabaho, naghanda na siyang umuwi, ngunit bago ito gawin, binali niya ang sakong ng kanyang sapatos at itinago ito sa kanyang alaga. Nakasanayan na niya ang buhay sa lugar na ito, lalo na't nariyan naman ang kaibigan niyang si Kyo. Ngunit isang araw, pagkabalik niya sa kwarto, hindi na niya nahanap si Kyo matapos siyang lumabas para magtrabaho. Kinagabihan, tiniyak ni Jamie na natutulog na si Svetlana at inatake niya ito ng sakong ng sapatos na dati niyang itinago upang kunin sa kanya ang singsing. Namagitan si Vaughn at nagpas siyang parusahan si Jamie sa pamamagitan ng pagpapalunok sa kanya ng singsing. Hiniling ni Jamie kay Vaughn na hayaan siyang magtrabaho at tulungan siya sa mga kalkulasyon dahil nasa hustong gulang na siya at 19 taong gulang na. Ngunit tumanggi siya at sinabi kay Jamie na siya lang ang magdedesisyon sa lahat ng bagay. Kinabukasan sa kanyang party, sinimulang isipin ni Vaughn ang mga sinabi ni Jamie, lalo na't hindi siya magaling sa kalkulasyon, kaya't nagpasya siyang bigyan si Jamie ng pagkakataon na tulungan siya. Habang siya'y busy, bigla niyang napansin ang mga babae na tumatakbo palayo sa lugar, kaya sumakay siya sa sasakyan kasama si Jamie para hanapin ang mga babae. Nagawang mahanap ni Jamie ang pinagtataguan ng mga batang babae at sinabi ito kay Vaughn. Ngayon, ang dating dinukot na si Jamie ay naging miyembro na ng sindikato. Kinagabihan, pumunta siya sa banyo, nilinis ang kanyang singsing at pagkatapos ay isinuot ito. Sa sumunod na araw, inihanda na ni Vaughn ang mga babae para pumasok sa trabaho, maliban kay Jamie, na dinala niya sa kanyang bahay upang linisin ito. Pagkatapos maglinis, dinala niya si Jamie sa isang opisina para simulan ang kanyang trabaho sa pagsasagot sa mga tawag. Nang makita siya ni Svetlana, nakaramdam siya ng galit dahil alam niyang siya ang papalit sa kanya. Ngunit sinabi ni Vaughn na isa itong utos mula sa nakatataas at tinanggal siya sa trabaho sa opisina. Kinuha niya din ang pusa sa kanya at ibinigay ito kay Jamie. Tinuruan niya si Jamie kung paano magtrabaho at kung paano tumugon sa mga customer. Nang nagtanong siya tungkol sa presyo, sinabi sa kanya ni Vaughn na alam ng kanilang mga customer ang presyo, at kapag nagtanong sila tungkol sa presyo, dapat niya kaagad itong ipaalam sa kanya. Tinulungan niya din si Vaughn sa paghahatid ng mga batang babae at pagdadala ng mga droga, at naging responsable para sa mga account. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Bob, ang taong responsable sa pinakamalaking girl trafficking sa bayan, na nagbibigay ng panayam tungkol sa mga gang at sa malaking pinsala na dulot ng human trafficking. Hindi nagtagal, dumating si Officer Rove Greer at sinabi kay Bob na iniimbestigahan niya ang pagpatay sa sheriff at kay Phil, na nangyari isang taon na ang nakakalipas, dahil pinatutunayan ng GPS na naroon din si Bob sa pinangyarihan ng krimen. Pumunta siya para tanungin ang marshal,
ngunit itinanggi ito ni Bob at iniwan siya. Samantala, sinagot ni Jamie ang isang tawag at inirecord ang impormasyon ng customer. Ngunit nang tinanong siya ng customer tungkol sa presyo, naghinala siya na maaaring may nanonood sa kanila, kaya sinabi niya dito na ang presyo ay $600 at itinago ito kay Von. Kinabukasan, sumama siya kina Von at Bob para itapon ang katawan ng dalawang babae. Itatapon sana nila ang mga bangkay sa lawa, ngunit nang itinapon na nila ang mga bangkay, biglang pinatay ni Von si Marshall Bob. Sinabihan niya si Jamie na huwag siyang matakot dahil iniutos ito ng mga pinuno ng sindikato. Kinabukasan, isinama ni Von si Jamie para bisitahin ang dalawang gangster na nagtatrabaho din para sa sindikato. Doon, nakita ni Jamie ang isang lalaki na may kaparehong tato sa taong dumukot sa kanya. Hindi nagtagal, nang nagpaalam siyang pupunta sa banyo, natuklasan niya na ang lugar ay may mga kagamitan sa pagpapaanak. Pagkatapos, nakahanap siya ng isa pang silid, at nang pumasok siya doon, nahanap niya ang kaibigan na si Kyo, na nagdadalang tae este nagdadalang tao. Sinabi niya kay Jamie na ang mga gangster ang nag-aalaga sa kanya at malusog ang kanyang anak. Pinaalam sa kanya ni Jamie na kalaunan ay sasaktan din siya ng mga taong ito, at susubukan niya ang lahat para mailigtas siya. Sa panahong yun, naramdaman ni Von na may nangyari kay Jamie. Habang nasa daan, tinanong niya kung ano ang nakita niya sa bahay. Sinabi niya sa kanya na nakakita siya ng delivery room, at ibig sabihin nito ay nagtatraffic din sila ng mga bata. Nang marinig ito, gusto niyang subukan si Jamie kung tatry do rin siya nito o hindi, kaya inutusan niya itong patayin ng isang batang babae na kasama nila sa sasakyan. Ngunit nang makita niyang papatayin ni Jamie ang dalaga, kinuha niya ang baril at tiniyak ang katapatan niya sa kanya. Habang nasa daan, nakatanggap si Von ng tawag na nagsabi sa kanya na kailangan niyang ilipat ang mga babae sa ibang lugar dahil may nagre-report sa kanila. Matapos mailipat ang mga babae, tumulong si Jamie sa pagsunog ng lahat ng file at mga ebidensya sa lugar. Nang makauwi sa bahay kasama si Von, inutusan siya nitong pumili ng isang passport na may larawang kamukha niya. Nagtanong si Jamie tungkol sa kanilang destinasyon at sumagot si Von na pupunta sila ng Dubai. Sinamantala niya ang kanyang pagiging busy at naglagay ng lason sa kanyang drug tube. Nang gumamit ang lalaki ng droga, nanghina ito at namatay. Nang makitang patay na si Von, kinuha niya ang mga pera at mga pasaporte, at kumuha din ng anesthetic injection. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay kung saan nakakulong si Kyo. Inalok ni Jamie ang gangster na bibilhin niya si Kyo, ngunit tumanggi ito at sinabi sa kanyang kulang ang dala niyang pera. Gayunpaman, pinayagan pa rin siya nitong makita ang kaibigan ng 5 minuto. Habang naglalakad sa likuran ng lalaki, ginamit niya ang pagkakataon para turukan siya ng anestesya sa likod. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto at nakita ang kaibigang si Kyo. Nais ni Jamie na palayain siya sa lugar, ngunit tumanggi si Kyo at sinabing gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang anak. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Jamie na ibinente na ng gang ang kanyang anak. Dahil dito, sumama na siya sa kanya at tumakas na silang dalawa sa lugar. Sa katapusan, sinubukan ni Jamie na tawagan ang kanyang ina, at nang marinig nito ang boses ng kanyang anak, hindi niya mapigilang umiyak dahil sa lungkot at saya na kanyang nararamdaman. Ito ang kwento kung paano nailigtas ni Jamie ang kanyang sarili at kanyang kaibigan, at dito na nagtatapos ang pelikula.